Okay, so good afternoon, everyone. Ayan, so again, this is the third to the last topic natin for experimental psychology. And before we start with this lesson, let's have a recap muna nung na-discuss natin last week. So last week, we've tackled about a design wherein it involves more than one independent variable. Diba? Meron tayong tinatawag na factorial design. And of course, in the factorial design, we can use different subjects then in the different treatment conditions of the experiment. Kaya siya tinatawag na between subjects factorial design. And then, of course, part ng factorial design is diniscuss natin yung two types ng effect na pwede nating ma-determine. We have the main effect and the interaction effect. And of course, tinuro ko rin sa inyo doon sa lecture na yon kung paano i-interpret yung graph na gene-generate ng mga statistical software natin kapag halimbawa nag-analyze tayo ng data from a factorial experiment. And then even the design matrix, part din yung discussion ko kung paano i-plot yung general structure ng inyong factorial experiment. And of course, yung shorthand notation, yun yung ginagamit natin sa mga research articles to show the structure of the factorial experiment. Yung 2x2, 3x4, and etc. So, now kung mapapansin ninyo doon sa mga previous designs na na-discuss ko sa inyo, starting from basic between subjects design hanggang between subjects factorial design, we have one major assumption from those designs. Diba? So, yung one major assumption natin doon sa mga designs na yun is each subject in each treatment condition are different. Diba? Gumagamit tayo ng different subjects in the different treatment conditions of those experimental designs. Or to simplify it, gumagamit tayo ng different groups of subjects in each condition. And nagagawa natin yon through random assignment. Diba? Gumagamit tayo ng random assignment para i-allocate yung mga subjects randomly in the different treatment conditions of the experiment para makabuo tayo ng independent groups. Yun nga lang, of course, not all the time, iba-ibang subjects yung pwede natin gamitin in the experiment. So, merong instances na gagamit tayo ng the same subjects in all the treatment conditions of your experiment. So, ngayon, dito papasok yung next topic natin, this one. We have the within subjects design. Okay? So, ano ba yung objectives natin for this lesson? So, the first one, you will learn about the design in which the subjects will participate in more than one experimental condition. Or, again, to simplify it, same subjects lang yung gagamitin natin across all the conditions of the experiment. Okay? And then another one, of course, you need to understand the advantages and disadvantages or the pros and cons of the within subjects design. And you will learn how to control for problems specific to this particular design. So meron tayong specific problem na kailangan i-address later on para hindi ma-confound yung within subjects design experiment natin. Okay, so now let's define what is a within subjects design. So basically, within subjects design is an experimental design wherein your subjects or each subject takes part in more than one condition of the experiment. So sabi ko nga kanina, you will be using the same subjects across all the conditions of your experiment. So i-demonstrate natin sa whiteboard natin. Compare muna natin yung between subjects tsaka yung within subjects. So imagine, meron kayong na-recruit na subjects with a sample size of 30. In between subjects design, so halimbawa meron tayong two conditions, A tsaka B, treatment A tsaka treatment B. Ang ginagawa natin is, we will randomly assign itong 30 na to to treatment A and treatment B. Hahatiin natin. So, ibig sabihin, take 15. Through random assignment. Ito yung between subjects. Now, in within subjects, hindi tayo gagamit ng randomization. Kasi, ang gagawin natin, itong 30 na to, i-expose natin sa treatment A, lahat yan, and
after some interval, pwedeng magbigay tayo ng interval, siguro pahinga muna, i-expose naman natin sila sa treatment B. The same subjects lang. Okay, hindi natin kailangan hatiin, hindi tayo kailangan mag-randomization, pero ang gagawin nyo lang dito, you will be exposing the subjects to all the conditions of the experiment. Nakukuha nyo class yung within subjects design? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Okay. Ayan. Now, another term for this design is we have the repeated measures design. Ayan. So, nakalagay dyan sa aking presentation. We have the repeated measures design. So, bakit siya tinawag na repeated measures? Diba? Kung mapapansin ninyo, kapag in-expose na natin yung mga subjects in the different treatment conditions of the experiment, paulit-ulit natin i-measure yung dependent variable. Diba? So, tingnan ninyo ah. So, for example, in this particular case. So, yung 30 na to, in-expose natin with treatment A. Okay? And then, after exposing them to the treatment, i-measure natin yung dependent variable. And then, so meron tayong X, yun yung score. And then, afterwards, i-expose din natin tong 30 na to with treatment B, meron ulit tayong another measurement for the dependent variable. So, repeated yung pag-measure natin with the dependent variable. Kung meron pa tayong treatment C, after exposing them to treatment C, another measurement for the dependent variable. So, ito yung tinatawag na repeated measurement. Kaya siya repeated measures design. Ay paulit-ulit nyong i-measure yung dependent variable after exposing them or after administering the treatment na gagamitin nyo in your experiment. Okay? Malinaw yan, class? Press 0 kung hindi, press 1 kung malinaw yan. Ayan. Okay. So now let's have examples of studies na gumamit ng within subjects design. So ipapakita ko sa inyo dito kung paano ginamit itong design na to sa mga actual study na na-conduct ng mga researchers. Okay? So for example, in this study about the effect of swearing on pain tolerance or experience of pain. So si Stephens, Atkins, and Kingston, nag-conduct sila ng experiment noong 2009 wherein tinest nila kung meron bang effect yung swearing. Swearing means using offensive words. Halimbawa, magbumura ka, di ba? Shit, mga ganyan. Kung meron bang effect yun, kapag halimbawa, repeated mong babanggitin yung swear words sa pain tolerance. And then, ang general setup nung experiment nila, so meron silang container na merong icy cold water. So, mga magyayelo yung tubig. May yelo yung tubig. And ang gagawin doon is ibababad yung kamay. So, yung mga subjects dito, ibababad nila yung kamay. And then, merong dalawang condition. So, the first condition would be babad yung kamay. And then, paulit-ulit nilang babanggitin yung favorite swear words nila. So, halimbawa, ang favorite swear words nyo, shit. Shit, shit, shit. Puro kayo shit habang nakababad yung kamay doon sa icy cold water. And alam natin na yung icy cold water, kapag prolonged yung exposure natin with low temperature, di ba? Painful na yun. Natry nyo na ba humawak ng yelo? Diba? Yung tigtatres. Pag sobrang tagal, di ba, masakit. Di ba? Kapag sobrang lamig, masakit, di ba? Di ba ganun naman? Pag nanlalamig daw, masakit din. Ayan. So, pag sobrang lamig, di ba, masakit talaga siya sa kamay. Painful siya. So, yun yung pinaka-safe na procedure nila to induce pain. Now, ang gusto nilang ma-determine doon, gaano katagal may endure nung subject yung pain from the icy cold water habang binabanggit yung swear words. And then after that condition, so may interval, pahinga muna, and then i-expose naman sila sa next condition. Same subject pa rin. Bababad yung kamay doon sa icy cold water, pero dito, neutral words lang yung sasabihin nila. So for example, rabbit, yan, hindi naman siya swear words eh, or swear word. So neutral word yon. Rabbit, o halimbawa, ball pen, diba? Basta mga neutral word. Na basta hindi siya swear word. And then afterwards, i-measure din nila kung gaano katagal may endure nung subjects yung pain from the icy cold water. And then they will compare yung performance or yung score nung
subjects natin doon sa pain tolerance, possibly measurement from the two conditions. Okay, so again, meron dalawang condition doon sa experiment. Specifically, meron tayong dalawang levels ng IV, yung swear words tsaka neutral words. Okay, and then in-administer muna nila yung first condition, nagbigay ng interval para makapagpahinga yung mga subjects, and then binigay nila yung second condition. And then actually, based dun sa study na to, ang nangyari dito, mas mataas or mas matagal na endure ng mga subjects yung pain under the swear word condition. Ako ko lang kung in reality, ganun talaga. Kapag nasasaktan tayo, mas nalilesen yung sakit kapag halimbawa nagmumura, di ba? Kayo ba? Ganun ba kayo? Kapag halimbawa nasaktan kayo, parang i-release nyo yung feeling na yon para malesen. So magmumura kayo, di ba? I don't know kung ganun din in reality. Pero yun yung lumabas sa study nila. Na using swear words, mas tumataas yung pain tolerance. So, sa example na to, again, merong interval na binigay bago i-administer yung second condition. Pero meron ding study na sabay yung pagbibigay nung treatment conditions in the experiment. So, for example, sa study ni Schmidt nung 2002, in this particular study, wherein gusto niyang i-test or tinest niya na, kasi ito ay 2002 pa, tinest niya yung effect ng humor sa memory. So sa setup ng experiment niya, binigyan niya yung subjects ng list of sentences na magkahalo yung ano, yung sentences na humorous at saka non-humorous. So ibig sabihin, merong sa list na yon, merong sentences na nakakatawa, merong sentences na neutral lang or hindi nakakatawa. So binigay nila yung list sa subject. And then the instruction would be recall as many as possible. And then after the experiment, binilang ng experimenter yung na-recall na sentences. Tiningnan doon kung alin yung mas madami. Yung mas marami ba silang na-memorize na humorous sentences or non-humorous sentences. So kung mapapansin nyo dito, wala silang interval na binigay between conditions kasi binigay nila sabay yung dalawang condition, yung humorous tsaka non-humorous. And the result of the study is mas maraming na-recall na sentences under the humorous condition. So yun yung experiment ni Schmidt. Okay, so ano ang ini-imply ko dito? And within subjects design, pwedeng may interval between conditions, yung administration ng conditions, pero pwede rin sabay nyo i-administer yung condition. Basta ang tatandaan nyo lang dito, you're using the same subjects. Nakukuha niyo class? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha niyo. Ayan. So, bakit natin ginagamit yung ganitong design? Ano ba yung mga pros and cons or advantages and disadvantages ng within subjects design? So, unang-una, within subjects design, it only requires few subjects. Hindi niya kailangan ng sobrang daming subjects. Diba? Unlike sa between subjects design, kung mapapansin ninyo, if you need 30 subjects in each condition, diba? So imumultiply mo yung number of subjects sa number ng treatment condition. So sa between subjects design, kung meron kang two conditions or two levels ng IV, so imumultiply mo halimbawa yung 30 sa 2. So kailangan mo ng 60 subjects. Kasi different groups yung kailangan mo mabuo eh. For between subjects design. Unlike sa within subjects design, yung 30 na yon, so ano na yon, okay na yon kasi sila lang yung gagamitin niyo across all conditions. So mas konting subject yung kakailangan niyo dito. Okay? And sa between subjects design, habang dumadami yung treatment conditions, mas dumadami rin yung subjects na kailangan niyo. So kung kailangan niyo ng 20 subjects for each group, 'di ba? Tapos meron kayong 4 treatment conditions in the between subjects design, so 20 times 4, you need 80 in total. Pero in within subjects design, kung meron kayong 4 conditions, tapos may na-recruit kayong 20 subjects, so yung 20 subjects na yun, yung i-expose ninyo on those 4 treatment conditions. 20 lang yung kailangan nyo. Okay? And then another one, maganda rin itong gamitin if yung target subjects ninyo or prospective subjects ninyo is mga bata, children, elderly,
may mga brain injury or may mga medical condition, or yung tinatawag natin mga special population. Kasi yung mga special population na yan, mahirap i-recruit yan in an experiment. That's why preferably mas ginagamit talaga yung within subjects to those special population. Pero again, kung marami naman kayong mare-recruit na subjects, diba, why not use between subjects design na lang instead of within subjects design? So basically, mas convenient lang talaga yung within subjects design in terms of recruitment ng subjects. Diba? Kasi konti lang naman yung kailangan natin for the experiment. Now, another advantage of within subjects design is it increases the power of your study. Okay? So balikan natin yung concept of power in statistics. So kunin ko lang yung aking whiteboard. So ano ba yung power or statistical power? So I think na-define ko ito sa between subjects design, pero again, babalikan ko, baka nakalimutan nyo na. Okay, so power is the probability of detecting a genuine or true treatment effect. So kung sinasabi ng mga previous literature, yung IV ninyo merong impact sa DV. So halimbawa, yung humor may effect sa memory. Ito yung sinasabi ng previous study. Ah. Now, magkoconduct ka ngayon ng new study about humor and memory. Okay. Ilang percent kaya yung chance na ma-detect ninyo yung genuine effect ng humor sa memory? Kasi meron kasing mga results sa study na baka false positive lang yung effect. Baka sa study natin, may effect yung humor pero in the real world, wala pala. Diba? So false positive yun. O meron ding false negative. Sa mga previous literature or in the real world, halimbawa, yung humor may effect sa memory pero sa new study natin, wala tayong nakuwang effect. So false negative yun. So ang kailangan nating makuha dito is yung true treatment effect. Yun yung power. Ilan yung chance or ilan yung probability or ilang percent yung probability na makuha natin tong true treatment effect in our study. So, 'di ba, by convention nung binanggit ko sa between subjects design, we set the power at 80%. So, ibig sabihin, 'di ba sa in example ko last time, kailangan ng 64 subjects for each group para ma-ensure natin na meron tayong 80% chance na ma-detect yung effect ng IV sa DV. Yun yung power. Nakukuha nyo ba, class, yung statistical power? Press 0 nga kung hindi, press 1 kung nakukuha na inyo. Medyo ano kasi talaga ito, technical. So again, statistical power is yung probability na ma-detect natin yung tunay na effect ng IV nyo sa DV. Okay? And we want at least 80% power sa study. Na dapat meron kayong 80% chance na ma-detect yung true effect ng IV nyo sa DV ninyo. Now, in within subjects design, nai-increase niya yung power ng study. So, ibig sabihin, pinapataas niya yung probability na ma-detect itong true treatment effect. So, paano niya napapataas yung power? So, bago ko i-discuss yung technique na ginagamit dito in within subjects design para ma-increase yung power, balik muna tayo ng between subjects. So, di ba sa between subjects design, meron tayong specific design doon wherein kailangan identified ninyo yung subject variable or subject variables na pwedeng magkaroon ng impact sa DV. Tapos, kokontrolin natin to using a particular technique. So, halimbawa, di ba dapat ang IV lang yung may effect sa DV? Pero meron kayong mga na-identify na subject variables na highly related sa dependent variable ninyo. So halimbawa, yung background music, or sige, music na lang in general. Music, gusto nyo ma-determine kung may effect sa memory. And alam natin na ang memory, it can be affected by a subject variable na IQ. Diba?
So paano natin kinontrol yung IQ doon sa example natin sa previous lesson, doon sa between subjects design? Anong ginamit nating design doon? Meron tayong technique na ginamit eh. Paano natin kinontrol yung IQ ng mga subjects? Sige, lagay nyo sa chat box natin. Again, identified nyo na IQ is highly related with memory. So gusto nyo kontrolin yung IQ para hindi siya mag-confound sa experiment ninyo. So ang IQ, subject characteristic siya. Characteristic siya ng subjects ninyo or subject variable siya. Ano yung ginamit nating design to control for the effect of IQ? Naalala nyo ba doon sa lecture? Sinong nakakaalala? Ilagay nyo sa chat box natin. Anong control yung ginamit natin? Sige, isipin nyo. Wala nakakaalam? Okay, that's correct. So, sabi ni Charm, too much groups design. Yes, too much groups design. Di ba, ang ginawa natin, in the between subjects, ganito. So, kung si subject 1, halimbawa, 115 yung IQ, ito yung under the, halimbawa, experimental group, hinanapan natin siya sa control group ng another subject na malapit with the 115 IQ or exact na 115 yung IQ. So, gumamit tayo ng matching, di ba? Pwedeng precision, pwedeng range matching, pwedeng rank matching, or rank order matching. So, kung precision, exact. Halimbawa, si subject 6, 115 din yung IQ. So, minatch natin siya with subject 6. Now, in within subjects design, parang ganito rin yung ginagawa natin. Okay, so, the within subjects design is an ultimate form of matching. So, ibig sabihin, all the subject variables, kapag gumamit kayo ng within subjects design, match na kagad siya with each subject. So, bakit? So, unang-una, imagine meron kayong dalawang treatment condition. Treatment A and treatment B. So, si subject 1, in-expose nyo sa treatment A. Diba? And the same subject, i-expose nyo sa treatment B. So, ibig sabihin, itong subjects na ginamit natin for both condition, the same lang yung characteristic kasi again, the same subject lang. Nakukuha nyo, class? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. So, ganun din sa ibang subjects. So, i-expose natin si subject 2 sa treatment A and treatment B. So, basically, di ba, naka-form tayo dito ng ultimate form of matching. Kasi ang imamatch natin dito, the same subjects lang din naman eh. Di ba? So, na-control na kagad natin yung subject variables. Actually, halos lahat ng subject variables dito, controlled nyo na. O, pagpalagay natin personality. Diba? Alam natin na magkakaiba ang personality ng mga subjects. So, ipagpalagay natin si subject 1, introvert. Si subject 2, extrovert. Si subject 3, introverted. So, since sila lang din naman yung gagamitin natin paulit-ulit in treatment A and treatment B, so, ibig sabihin, sa treatment A, si subject 1, introvert, same subject, introvert pa rin to, so match agad sila ng personality. Same goes with subject 2. Diba? Dalawang measurement, match pa rin niya ng personality, extrovert, extrovert. Kasi again, the same subject yan eh. Okay? Nakukuha niyo, class, kung bakit siya tinawag na ultimate form of matching? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Ayan. So kung ultimate form of matching siya, ibig sabihin, lahat ng mga subject variables, controlled niyo dito. So ibig sabihin, less likely na maka-influence yung subject variables sa study ninyo. So, mag-i-increase ngayon yung power. Mas malaki yung chance na ma-detect natin na yung IV lang talaga yung may effect sa DV, hindi yung subject characteristics. Kasi again, na-match natin yung subjects natin in all the possible subject variable na pwedeng ma-identify sa kanila or pwedeng highly related with the dependent variable.
Maganda, maganda ang within subjects design. Pero syempre, meron din itong mga disadvantages. Okay, so malinaw ba yun, class? Itong ultimate form of matching. So, diba, hindi nyo na kailangan maghanap ng other subjects na merong the same or halos kadikit na value nung subject variable na gusto nyo i-control. Kasi dito, since the same subject lang naman yung i-expose ninyo in all the conditions, basically, match na kagad yung mga subject variables na yan. Okay? Ayan. So now let's proceed with the disadvantages naman ng within subjects design. By the way, wala kayong question doon with matching, ultimate form of matching? Sure yan ha? Press 0 kung hindi. Press 1 kung sure na nagets nyo yan. Okay. So the disadvantages ng within subjects design. Unang una, minsan hindi practical na gamitin yung within subjects design sa experiment. So for example, 'di ba sabi ko nga kanina, paulit-ulit yung gagamitin yung subjects in all the conditions. Paulit-ulit nyo silang i-expose in the different treatment conditions of the experiment. So ibig sabihin, mas maraming time yung kailangan yung or kailangan nilang i-spend sa experiment. 'Di ba? Kumbaga parang maraming time yung masasacrifice sa mga subjects natin just to participate in this experiment. So imagine, kung two treatment conditions, siguro okay lang. Kasi ano lang naman siya eh. Parang dalawang beses lang naman natin siyang itatest in the experiment. Pero paano kung more than two treatment conditions? Halimbawa, mga five. Diba? Tapos hindi nyo kayang i-run yung experiment ng isang araw lang. Different sessions. So ibig sabihin, maaabala nyo na maaabala yung mga subjects, di ba? Baka meron silang mga ibang commitment, pero dahil kailangan sila sa experiment, kailangan nilang umattend sa experiment. Hindi nila ma-attendan yung mga ibang commitment nila. Di ba? Or, kung important naman yung ibang commitments nila, imbis na mag-participate sila sa experiment, di ba? Hindi nilang sila magpa-participate para ma-attendan yung ibang commitments. So, magkakaroon tayo ngayon ng mga threats to validity or internal validity like mortality. So, halimbawa, during the first session, treatment A, yung binigay natin sa mga subjects, available silang lahat. Pero next week pa yung treatment B. Eh, hindi na lahat available. So, kulang na kagad kayo ng data. So, kung halimbawa, nag-start kayo with 30 subjects, and then, nung second session na treatment B, nabawasan sila, di ba? Mortality threat yun. So, bawas na yung data ninyo. Hindi na pwedeng isali yung data nung previous session. Kasi, again, wala na sila ng pangalawang session. E paano kung habang tumatagal yung sessions ninyo, hanggang treatment 5, o halimbawa, treatment E, 5 yung treatments ninyo, naubos na yung ano ninyo, subjects ninyo, kaka-schedule ng mga different sessions. Kasi hindi na sila available. So, mortality threat. So, minsan hindi practical. Another one, imagine meron kayong situation wherein sobrang haba ng procedure na experiment. Kunyari, mga 45 minutes to 1 hour na meron kayong task halimbawa na meron silang babasahing material. 45 minutes to 1 hour. Treatment A pa lang yun. Eh, meron kayong tatlong treatment condition. Treatment B tsaka treatment C pa. So, gaano katagal yung i-run yung experiment? So, parang masyadong nakakapagod sa mga subjects. Kasi paulit-ulit mo silang gagamitin eh. Di ba nakakapagod pag paulit-ulit kang ginagamit? Ayan. Magiging tedious yun for the subjects. Diba? Imagine, treatment condition A pa lang, 45 minutes to 1 hour, yung procedure, paano yung treatment B? Ganun din yung gagawing time. Tapos treatment C pa. Imagine kung gaano kapagod yung subjects ninyo. So, yun yung isa sa mga disadvantage niyan. It's not practical minsan na gumamit ng within subjects design. Another one, ito, yung pangalawa. Merong mga within subjects experiment or within subjects design experiment wherein one at a time yung pagtetest ninyo ng subjects in the laboratory. Diba? So, for example, ibibigay nyo na yung treatment A for the subjects or to the subjects rather. And then, hindi kaya na lahat ng subjects ipapasok sa laboratory. Kailangan one at a time lang.
So, papasok si subject 1. And then, irarun nyo yung experiment. So, for example, nirun yung experiment for 15 to 30 minutes. O sige, pagpalagay natin 30 minutes. So, nirun nyo na yung experimental procedures for 30 minutes. So, natapos na kasi subject 1. Lalabas na siya. The next thing that you will do as an experimenter, aayusin nyo ulit yung laboratory or yung testing room. Na dapat, yung ayos ng room na yun, identical pa rin. With, in terms of the physical variables na involved doon sa room na yun. So, dapat, kung ano yung ayos kay subject 1 nung room, dapat ganun din yung setup for subject 2. Diba? Naalala nyo sa controlling extraneous variables, constancy of condition para makontrol natin yung physical variables. So for example, so yun nga, subject 1, 30 minutes yung experiment. Labas siya, for 15 minutes, ire-reset ninyo yung mga equipments. Kailangan yung ayusin yung room para yung ma-experience nung next subject the same with the setup nung previous subject na lumabas. Diba? So paulit-ulit yung gagawin yun. So parang hindi naman convenient kapag ganyan. Pero mayroong mga ganyang experiment. Excuse me. Okay? Nakukuha niyo yun, class? Press 0 nga. Kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Ayan. So again, merong instances na one subject at a time ang gagawin ninyo. Pero again, kailangan nyo i-ensure na constant pa rin yung condition na may experience ng lahat ng subjects. So, ire-reset nyo yung equipments, dapat identical yung may experience ni subject 2 doon sa experience ni subject 1. And in all the subjects, dapat identical yung setup ng laboratory ninyo. And of course, ito nabanggit ko na kanina, mas mataas yung chance na maging tedious yung mga subjects ninyo because of repeated exposure sa different conditions ng experiment. Kasi paulit-ulit nyo nga silang gagamitin for the experiment. So, mataas yung chance na mapagod sila. Diba? Or baka magkaroon sila ng fatigue. Diba? Or mas stress sila. Pwede yun. Okay. Another one, meron din chance na halimbawa kapag ang mga task ninyo is more on problem solving, memory, ano pa ba? Mga test performance, because of repeated testing, nag-improve yung performance nila. Diba? Kasi, syempre, you have treatment A. In-expose nyo yung subject sa treatment A. Binigay nyo yung questionnaire na magme-measure halimbawa ng problem-solving ability. And then, in-expose nyo ngayon sa treatment B, ganun din yung i-administer yung questionnaire. Diba? So, since familiar na sila with the items, pwedeng mag-improve yung performance nila sa mga succeeding conditions. Kasi inulit nyo lang naman yung measurement. Diba? Or halimbawa, parang in the first condition, naka-acquire sila ngayon ng skill doon on how to solve the problem-solving task. Kaya pagdating ng second condition, nag-improve yung performance kasi alam na nila kung paano isosolve yun. Diba? Pagdating ng third condition, mas nag-improve palalo kasi nga, halos na master na nila because of repeated testing. So pwede ring mangyari yan sa within subjects design. Diba? Ang tawag natin yan, diba? Testing threat. So pwedeng magkaroon ng mastery doon sa task na ibinibigay ninyo because of repeated testing or pwedeng magkaroon ng decline sa performance because of fatigue naman kasi paulit-ulit nyo silang ginagamit, papagod sila. Diba? Mas nagkakaroon sila ng maraming mistakes sa pagsasagot ng items because of fatigue or because of tediousness, diba? So pwedeng mangyari. So actually most of the disadvantages ng within subjects design is more on most of the disadvantages ng within subjects design nasa inconvenience, diba? And of course, you need to recruit subjects talaga na willing mag-spend ng time to finish the experiment. Kasi yung iba, yeah, magpa-participate sila sa experiment, pero after some time, parang tatama rin yung iba kasi ang dami palang procedure. Diba? Meron pang treatment C? Meron pang treatment D? Parang gusto na nila mag-withdraw. So again, sa recruitment pa lang ng subjects, dapat ma-ensure nyo na willing sila na
matapos yung experiment na yun and matapos yung lahat ng conditions kung saan sila i-expose. Okay? So now, let's proceed with the different threats to internal validity of within subjects design. So ano ba yung mga possible confounder na pwedeng magkaroon ng impact sa dependent variable ninyo in evident subjects design. So unang-una, meron tayong mga environmental and physical variables na pwedeng mag-confound experiment. So ano ba yung mga physical and environmental variables na yan? Temperature, diba? Time of the day, weather, noise. Pero alam natin kung paano yan isolve, diba? Pwedeng gumamit ng elimination or pwedeng gumamit ng constancy of condition. So for example, baka yung mga subjects in-expose natin sa treatment A, morning, tapos yung treatment B, afternoon natin sila in-expose sa treatment B. Why not both treatment condition, morning na lang para hindi tayo ma-confound nung time of the day. So constancy of condition yon. So pwede natin gamitin yon. O halimbawa, nung tinetest natin yung mga subjects under the treatment A, or nung binigay natin yung treatment A doon sa subjects, maingay. And then nung binigay na natin yung treatment B sa kanila, medyo tahimik naman yung surrounding. Diba? So pwedeng ma-confound yung experiment ninyo. Pero meron naman tayong ano diyan, 'di ba? Solution, elimination. O maglagay kayo ng mga signs sa laboratory na ongoing yung experiment. Don't disturb the experiment. Elimination naman yun para matanggal natin yung noise. Diba? So basically, yung mga environmental and physical variables naman natin, again, you can control it using elimination and even constancy of condition. Now, meron din tayo mga time-related variables na pwede mag-confound sa experiment. So for example, merong mga within subjects design na hindi pwede, na hindi one time big time lang yung pag-run ng experiment. Halimbawa, isang araw nyo lang i-run. Minsan, yung mararun nyo lang sa araw na to, treatment A. Tapos, halimbawa, next week na yung treatment B. Or ibang araw yung treatment B. Diba? So kapag ganyan, syempre, ang mangyayari, lalabas yung mga subjects ninyo sa testing room or laboratory. And hindi nyo na controlled, di ba? Yung mga pwedeng mangyari sa subjects ninyo outside the laboratory. Or bago sila bumalik for treatment B. Diba? So yung interval between the administration of treatment A and treatment B, maraming pwedeng mangyari doon sa subjects ninyo outside the laboratory. Or merong mga event na pwedeng mangyari sa kanila na hindi natin nakokontrol at pwedeng mag-confound sa experiment ninyo. Diba? Or yung tinatawag natin history threat. So yung history is a time-related variable. Time-related variable ang history threat. Okay, kasi again, ayan. So the longer the interval between the administration of conditions of your experiment, mas malaki yung chance na pumasok yung history threat sa study ninyo. Kasi again, hindi nyo kontrolado yung mga event na nangyayari sa kanila outside the laboratory. Diba? Nakukuha yun, class? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Ayan. Okay. So another one, common din to sa mga topics wherein therapy yung inyong independent variable. Halimbawa, intervention or therapy. Pero mga cognitive behavioral therapy, solution focus, mga hypnotherapy. So common yan, yung history threat. Kasi multiple sessions ang mga therapy natin. Eh. So kung halimbawa, in the experimental procedure ng therapy na yun. 1 hour lang yung therapy session. And then, aalis na ulit yung subject. So paglabas ng subject, meron na agad possible impact yung history threat. Kasi again, hindi mo na control yung mga events na mararanasan nila outside the laboratory. So pagbalik nila, another session, tapos lalabas ulit sila, another event na naman, baka may mangyari sa kanila na hindi natin nakokontrol. So, madalas nangyayari yan nga kapag multiple sessions. Na lalabas sila ng laboratory, tapos babalik ulit sila. Lalo kapag mahaba yung interval. Okay, so again, the longer the interval between sessions, mas malaki yung chance na magkaroon kayo ng history threat. So, syempre, ang solution lang dyan, iklian nyo yung interval.
diba? Between sessions. So baka tanongin niyo ako, sir, mga ilang days kaya bago namin i-administer yung ano, yung other conditions. So wala tayong definite value kung ilang araw. It depends on your procedures. Diba? Kasi kailangan niyo i-balance diyan eh yung mga procedures na gagamitin niyo. Kapag kinontrol mo yung history threat, baka naman may pumasok na ibang threats, 'di ba? So tingnan niyo kung alin yung pinaka malaking threat sa experiment niyo. Pagtuunan niyo ng pansin 'yon sa pag formulate ng procedure kung paano siya ko-control it. Okay? Now, so sabi ko kanina, 'di ba, iklian niyo yung interval para hindi masyadong makapasok yung history threat. Pero merong another threat na pwedeng pumasok kapag iniklian nyo yung interval. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga trade-off. Kailangan nyo i-balance talaga yung procedures ninyo. So, paano kung halimbawa, test performance ang inyong dependent variable? Again, test performance. Iniklian nyo yung interval ng administration ng different conditions. So, anong pwedeng mangyari? Test performance, ha? So, treatment A, binigay natin. Measure natin yung test performance. Tapos ang interval lang natin siguro siguro mga 1 hour. Tapos balik ka sa experiment sa experiment room or laboratory or testing room, tapos ibibigay na namin yung treatment P. And then may measure ulit yung test performance. Tapos 1 hour ulit interval. Balik ulit siya treatment C naman. Tapos test performance ulit yung i-measure. At anong pwedeng maging confounder doon? Anong pwedeng mangyari sa experiment ninyo? Kapag iniksian nyo naman yung interval, tapos yan, test performance, o kaya memory experiment. Diba? Problem solving experiment. Anong pwedeng maging confounder doon? So kanina, history threat. Ano kaya ngayon? Sige nga, tingnan natin ang inyong mga knowledge about threats to internal validity. Again, iniksian ko yung session. Ang dependent variable ko ay problem solving ability or test performance or memory. Bibigyan ko kayo ngayon ng test to measure your memory. May kakabisaduhin kayong mga words. Or bibigyan kayo ng task para ma-determine yung problem solving ability ninyo. Tapos, paulit-ulit ko lang kayong bibigyan ng task na yon hanggang matapos lahat ng conditions. Anong pwedeng threat? Ano class? Sige, isipin nyo. Okay, maturation, pwede. Pwede ang maturation. Kasi syempre, baka ma-board, diba? Antukin, magkaroon ng mga physical, internal physical or psychological changes. Okay, so we have testing threat. Kasi again, tama rin si Chenny, may familiarity na with the items, diba? Nung questionnaire. So, kung in-expose na natin sila with the instrument, familiar na sila with the items, pwedeng magkaroon ng impact yon, yung familiarity with the succeeding conditions. Diba? Baka mag-improve yung performance. Yun naman ang problem pag sobrang ikli ng interval between sessions. Okay. So, diba? Ang hirap mag-design ng procedure na parang kailangan matanggal ko lahat ng confounders sa experiment ko. Okay. So, tatandaan nyo lang lagi, in experiments, hindi natin natatanggal lahat 100% yung confounders or mga extraneous variables. Nalelessen lang natin yung impact nila. Okay? Malinaw yun, class? Press a 0 kung hindi, press 1 kung nalilinaw. Kung nalilinaw nyo. Kung malinaw yun. Okay. You need to reduce lang yung impact ng confounder. Not necessarily remove all the confounders. Kasi again, walang ganong experiment na walang confounder. Diba? Or walang extraneous variable na pwedeng mag-impact sa dependent variable ninyo. Nare-reduce lang natin yung impact. Nale-lessen lang natin. Pero hindi natin fully natatanggal. Okay? Nakukuha? Press 0 kung hindi person ko nakukuha ninyo. Ayan. So another one, ayan, maturation, nabanggit na kanina. Dahil paulit-ulit yung ginagamit yung subjects, pwedeng mapagod sila, antukin, magutom, sumakit ang ulo, ma-stress, na pwedeng maka-impact yun sa dependent variable. Diba? Pwedeng maging confounder yun. So pag sobrang haba ng procedure, yan, common yan. Yung mapapagod sila.
So, ang gagawin nyo, i-exe-an nyo yung procedure. Pero tingnan nyo muna kung talaga bang pwede nyong gawing mas maiksi yung procedure. Baka naman hindi kayang i-exe-an yung procedure based sa pag-test ninyo ng hypothesis. Ito talaga yung kailangan yung procedure, mga 45 minutes. Diba? So again, tingnan nyo muna yung trade-off ng mga procedures na gagawin ninyo. Kung i-exe-an ko yung interval, baka may testing threat. Pero kung hindi naman papasok yung testing threat sa study ko kasi hindi naman test performance yung dependent variable, so pwede ko siguro i-exe-an lang yung interval. It depends sa inyo kung paano nyo ipa-plan talaga yung procedure. Okay? Now, the last threat, at ito yung pinakamalaking threat sa within subjects design, we have the order effects. Okay, so again, ito yung pinakamalaking threat ha, at ito yung kailangan natin kontrolin. Okay? Ituturo ko sa inyo yung techniques later. So, i-discuss muna natin kung ano ba yung order effects. So, yung order effects, ibig sabihin yan, yung mismong sequence ng pag-administer nyo ng treatment condition, merong possible effect yan sa dependent variable ninyo. Pwedeng magkaroon ng impact yung mismong sequence ng pag-administer ng treatment conditions sa mismong dependent variable ninyo. Okay? So, pakita ko sa inyo yung example. Transition tayo. Okay. So, for example, gusto nyong i-test kung merong effect yung background noise. Sa ability to solve a computer strategy game. Specifically, ang measurement nitong ability to solve computer strategy game is gaano kabilis ma-solve yung computer strategy game. So meron to condition, merong no background noise. And then meron ding classical music na lang yung gagamitin kong background noise dun sa isang conditions. So meron tayong treatment A and treatment B. Okay? So now ibibigay natin ngayon yung treatment. Subject 1. So inexpose natin siya with no background noise habang nagsasagot nung strategy game. So ang order nung administration is A tapos B. Ito yung sequence ha. Binigay muna natin yung treatment A tapos measure the dependent variable and then siguro magbigay lang tayo ng interval. And then bigay yung treatment B, classical music habang nagsosolve nung computer strategy game. So AB yung sequence. Subject 2, ganun din. AB yung sequence. Subject 3, AB. Subject 4, AB. Example lang ito ha. Okay. So now, nung chinek na natin, nung kinompare na natin yung treatment A and treatment B, nakita natin na sa under the classical music condition, mas mataas yung ano nila, yung performance nila in terms of solving the computer strategy game. Kumbaga dito, mas mabilis nilang na-solve yung computer strategy game when nung kinompare sa condition A. So pwede ba tayo ditong mag-conclude na background noise can affect your ability to solve computer strategy game? Specifically kapag classical music, kapag nakikinig kayo ng classical music, mas mabilis kayo mag-solve nung computer strategy game. Pwede ba natin i-conclude na ganun with confidence sa result? Press 0 kung hindi. Press 1 kung pwede. Sa tingin nyo, class, pwede ba tayong mag-conclude in this particular case na yung classical music na i-improve niya yung ability nyo to solve computer strategy game? Kasi based doon sa analysis, mas mabilis natapos yung pag-solve ng computer strategy game nung binigay na yung condition B, yung classical music, compared doon sa isa, sa no background noise. Sa tingin nyo, class, hindi ba tayo confounded dito? Ana? Meron bang ano dyan? May idea dyan? This condition? Huwag na kayo mahiya.
Parang nahihiya pang sumagot eh. Uy, dalian nyo, sayang oras. Ano? Di ba tayo confounded dito? Again, may improvement. Mas mabilis nakapag-solve nung computer strategy game itong nung in-expose na sila sa condition B. Ano? Why, sagot, uy! Yung order? Paano yung order? Hindi, ang tanong ko lang, confident ba tayo to conclude na kapag nasa classical music, mas improve yung pag-solve natin ng computer strategy game? O, siya katatagal. Reveal na natin, ang tatagal yung sumagot eh. So, ganito yan. Naalala nyo yung testing threat, di ba? Because of repeated testing, pwede mag-improve yung performance. So, familiar na sila with the strategy game because of exposure sa treatment condition A. So, nung nag-treatment condition B, dahil familiar na sila with the strategy game, so meron na silang na-acquire na skill dito kung paano isosolve yung strategy game na yon. So, dito, parang meron tayong another factor, di ba? Halimbawa, familiarity na present. Kaya baka nag-improve yung performance nila. Kasi again, familiar na sila on how to solve the strategy game. Eh, inulit lang naman natin yung task. Iba lang yung level ng IV yung pinakita natin. Di ba? Nakukuha nyo ba, class? Yung sinasabi ko dito. So, ibig sabihin, yung order ng presentation ng ating treatment conditions, pwedeng magkaroon ng impact yun sa dependent variable. Okay. So, itong example na pinakita ko, this is a specific type of order effect wherein nagkakaroon ng progressive improvement yung performance because of repeated testing. Ang tawag natin dyan is the practice effect. So dun sa example na yon, because of repeated testing, diba, na-master nila yung pag-solve ng problem. Kasi nga, treatment A, sinolve ko na tong computer strategy game na to eh. At treatment B, ito lang din naman yung isosolve kong computer strategy game. Iba lang yung level ng IV, classical music lang. So, halos alam ko na kung paano siya isolve. Kaya nag-improve yung performance because of mastery. Diba? Progressive improvement in the performance because nag-gain ng experience yung mga subjects natin from the previous condition. Alam na nila kung paano ngayon isolve. So, practice effect yun kapag nagkaroon ng progressive improvement. Okay? So, because of the repetition of the task. Pero meron din tayong progressive decline wherein fatigue effect naman yung tawag natin na baka dahil sobrang dami nating procedure na ginagawa sa mga subjects, paulit-ulit lang naman yung task, napagod sila, di ba? Nag-commit sila ng mas maraming mistakes sa other conditions kasi sobrang pagod na nila, ito na naman yung task, natamad na ako, kaya nagkamali na sila. Bumaba naman yung performance nila. Fatigue effect naman yan. Pwede rin mangyari yun. Okay? So again, nangyayari ang fatigue effect kapag merong progressive decline sa performance ng subject natin because of repeated exposure to different conditions. Okay? Nakukuha to, class? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Okay. Ayan. So now, itong progressive decline and progressive improvement, meron tayong general term dyan. Kapag halimbawa nagkaroon ng progressive improvement or progressive decline, yung performance sa subjects natin. Ang tawag natin dyan is progressive error. Okay, so nangyayari ang progressive error kapag nagkaroon ng changes sa behavior ng inyong subject na hindi related sa effect ng independent variable. Related siya with the practice effect or the fatigue effect. So, yun yung progressive error. So, kumbaga, ano lang yan? Yun yung general term kapag nagkaroon ng decline or improvement sa performance ng subject ninyo na hindi
related with the effect ng independent variable. Nagkaroon ng decline and improvement or improvement because of their general experience in your experimental procedures. So sa example natin kanina, yung example ng progressive error is the progressive improvement because of mastery, practice effect. Or dahil nga pagod na sila, nagkaroon ng progressive decline, yun yung progressive error din. Yung negative side ng progressive error. So dalawang side ang progressive error. Either positive progressive error kapag nagkaroon ng improvement because of practice effect or nagkaroon ng decline sa performance because of fatigue effect. Okay. Nakakuha nyo class? Press 0 kung hindi. Press 1 kung nakakuha ninyo. So, pwedeng mangyari yan sa within subjects design. Okay. Now, paano natin ngayon isosolve ang progressive error? Kasi, again, kung yung order na ipepresent natin, the same, common ang progressive error na nasa isang condition lang lahat ng progressive error. So, kailangan natin i-distribute yung progressive error equally across all conditions. So, kung mapapansin nyo kanina, hindi ko binanggit yung balancing. Kasi, meron tayong another technique. Nagagamit tayo ng balancing. Pero, iba na yung term natin dito. So, para ma-address natin yung progressive error, para ma-distribute natin yung progressive error equally across all conditions, meron tayong tinatawag na counterbalancing. So, ang ginagawa lang sa counterbalancing, babaguhin nyo lang yung sequence. Para hindi maipon sa isang condition lahat ng progressive error ninyo. So, i-distribute natin ngayon yung progressive error across all the conditions of the experiment. Okay? So, i-demonstrate ko sa inyo yung mga different types of counterbalancing. Starting with the first one, complete counterbalancing. So in the complete counterbalancing, you have to identify all the possible sequence of your conditions. So kung meron kayong dalawang conditions, treatment A and treatment B, dalawa lang yung possible sequence niyan. Either i-administer niyo na una yung A tapos B or una yung B tapos A. AB tsaka BA lang yung combination nun. Okay? Pero pag mas maraming treatment conditions, meron tayong formula na ginagamit para ma-identify yung lahat ng possible sequences. Tapos yun yung ibibigay ninyo sa subjects ninyo. So, pakita ko ah. So, again, kapag two conditions lang, kunyari, treatment A and treatment B, so, dalawa lang yung sequence niyan. A tapos B, or pwede rin B to A. Okay? Now, paano kung tatlo na? So, meron tayong tatlong condition. A, B, and C. So, para makuha natin yung number of all possible sequences, gawin nyo lang 3 factorial. So, 3 times 2 times 1. Dito nyo makukuha yung all possible sequences. So, 3 times 2 is 6 times 1, 6. So, meron tayong 6 possible sequences na pwedeng gamitin kapag meron tayong 3 treatment conditions. So kapag ganyan, kailangan at least 6 din yung subjects ninyo. S1, S2, S3, S4, S5, and then S6. So yung first arrangement, so halimbawa, bigay muna natin yung treatment A kay subject 1, tapos treatment B, tapos treatment C. Ito yung sequence kay subject 1. Kay subject 2, A, C, at saka B. Kay subject 3, B, A, C. Subject 4, B, C, A. Subject 5, C, A, B. And then subject 6, C, B, A. Okay? So now, tingnan natin yung progressive error dito. So, nag-a-appear ang progressive error kapag binigay na natin yung second condition. So dito sa second condition na to, more likely may progressive error dito. Diba? Pwedeng may improvement or pwedeng may decline sa performance. Pero ipagpalagay na natin na general progressive error ang present sa second administration. Now sa third administration, diba, ng conditions ninyo, more likely, mas malaki yung progressive error.
Kasi again, pangatlong ano na to eh, pangatlong measurement na ito eh. So nilagyan ko lang ng 2 kasi ang ini-imply ko lang diyan mas malaki yung progressive error na pwedeng maranasan nung mga subjects natin. Okay. So present pa rin ng progressive error, pero tingnan natin kung na-balance natin yung progressive error. So yung nasa treatment A, merong dalawa na wala pang progressive error. Ito 'yon. Merong dalawa na merong meron ng progressive error. Tapos meron ding dalawa na mas malaki yung progressive error. 'Di ba? Sa treatment B, tingnan natin. Ito yung dalawa na wala pang progressive error kasi ito yung initial administration natin. Meron ding dalawa na meron ng progressive error. Ay, sorry. 2B plus PE. And then meron din tayong dalawa dito na mas malaki yung progressive error na pwedeng mag-confound. And then sa treatment C, meron tayong dalawang subject dito na wala bang progressive error, meron din tayong condition na merong or merong subject na naka-experience na merong progressive error, and then meron ding subjects na mas naka-experience na mas maraming progressive error. So anong napansin nyo ngayon sa tatlong treatment condition, sa A, B, and C? Ano nangyari, class? Anong napansin ninyo? Lagay nyo sa chat box natin. Equal or, di ba, balance. Na-balance natin yung progressive error in all the conditions. Okay, nakukuha nyo to? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Nakuha to, class, kung paano na-balance yung progressive error. Again, tatandaan nyo, yung dulong administration, laging malaki doon ang progressive error. Kasi again, repeated testing na yan. So pwedeng may improvement or decline doon. So malaki yung progressive error doon. Pero para ma-balance natin yung progressive error or para ma-distribute natin equally, yan, counterbalancing. Diba? Ayan. So paano kung meron kayong 5 treatment conditions? Ilang sequences kaya kailangan ninyo? Pag 5. O, 5 factorial ninyo. Ilang sequence kaya ang kailangan ninyo para mabuo yung or para makompleto yung sequences? Ilan yung total na sequences kapag merong 5 conditions? So 5 factorial lang. So 5 times 4, that's 20. 20 times 3, 60. 60 times 2, 120. 120 times 1. So meron kayong 120 sequences. So paano yan? Kailangan ko ng 120 subjects. Diba? Mamaya ko i-address yan. Okay. So again, this is complete counterbalancing. Kailangan nyo munang i-identify yung all possible sequences. Tapos ibibigay nyo sila. Ibibigay nyo yung sequences na yon sa subjects. One sequence for each subject. Now, yun nga lang, class, paano kung halimbawa kailangan nyo ng mas maraming subjects? Diba? Ito 6 lang kasi masyadong konti ito for a within subject experiment. So, kailangan nyo ng mas marami. Diba? Sabi nga, at least 15 or 20. Eh, yun nga lang kapag halimbawa, sige, gawin nating 10. Halimbawa ito. May S7, S8, S9, S10. So kailangan itong sequence na to, yung each sequence, the same yung number sa experiment ninyo. So kapag in-apply natin yan with 10 subjects, so may mauulit dyan, di ba? So halimbawa, ulitin natin yung ABC, ACB, BAC, at saka yung BCA. So dito, hindi pwede. Kasi again, kailangan
each sequence, the same yung number. So, dalawa na yung ABC, dalawa na yung ECB, dalawa na yung BAC, dalawa na yung BCA. Pero itong dalawang to, yung CBA tsaka CAB, tig-isa. So, hindi pwede yan kapag within subjects. Kailangan equal yung number ng sequence. So, kapag ganyan, kung ilan yung number ng sequence ninyo, kung ilan yung nabuo yung number, katulad dito, 6, dapat multiple of 6 lang din yung number of subjects. Multiple of 6 din yung number of subjects. So, pwedeng 12, 18, 24, and so on. Laging multiple ng total number of sequences yung number of subjects ninyo. Nakukuha yan, class? Nagagets ba yan? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Okay, so ano ko na to? Delete ko na. Next. So ito kanina, sabi ko kanina, 5 treatment conditions. Diba? 120 sequences ang pwede nyong mabuo. Pero hindi naman pwede na 120 subjects yung gagamitin ninyo. So paano yan? So pwede nyong gamitin partial counterbalancing naman. So ano yung partial counterbalancing? So dito, ang gagawin nyo lang, kukuha lang kayo ng subset ng sequences from all the possible sequences, tapos yun yung ibibigay nyo sa subjects ninyo. Again, na subset lang. Magra-randomize kayo, halimbawa, doon sa 120 sequences, depending on the number of subjects. So i-demonstrate natin para mas madali nyo makita. So di ba, doon sa 5 treatment conditions, A, B, C, D, E, pwede kayo makabuo ng 120 sequence dito or sequences. Ba 5 factorial lang yan. So pakita natin ha, baka nalilito pa kayo sa factorial ha. 5, 4 times 3 times 2 times 1. So that would be 20 times 3, 60 times 2, 120. So 120 sequences. Okay. So ang gagawin nyo dyan, class, kunyari may Excel file kayo. Sa Excel file, itatype nyo doon from 1 to 120 yung lahat ng possible sequence na pwede mabuo sa ABCDE. So ABCDE, ACBDE, mga ganyan, hanggang mabuo nyo yung 120. And then, di ba, tinuruan ko kayo sa between subjects design, yung random number generator. So halimbawa, meron kayong 10 subjects. So kailangan nyo lang kumuha ng 10 sequence from 120. So for example, sa random number generator ang lumabas, number 96. So kung ano yung sequence sa number 96 sa list ninyo, yun yung i-apply nyo for subject 1. So halimbawa, DACEB. Random number generator ulit for subject 2 naman. Ang lumabas, 29. So yung pang number 29 sa list na sequence, yun yung i-apply nyo kay subject 2. Halimbawa, CBEAD. Hanggang magkaroon lahat ng sequence yung subjects natin in the experiment. So partial lang ito. Again, kukuha lang kayo ng subset from the all possible sequences na nabuo ninyo doon sa treatment conditions experiment. Kuha nyo, class, partial counterbalancing. Press 0 kung hindi, press 1 kung nakuha ninyo. Ayan. Next. This is a variation naman ng partial counterbalancing. We have the Latin square. Latin yan. Sasamon niya ng demonyo. Char. Latin square counterbalancing. So in the Latin square counterbalancing, gagawa muna kayo dyan ng matrix or square. And then after nyo gumawa ng matrix, magkoconstruct kayo ng sequences na dapat yung sequence na yon once lang nag-appear for each subject. So ipakita ko na lang para mas madali ninyong maintindihan. Saan na ba yung aking whiteboard? Ayan. Gawa tayo ng Latin square counterbalancing. Unahin ko yung standard Latin square kasi ito yung pinakasimpleng Latin square. So halimbawa, meron kayong subjects. Kunyari, ito, tatlong subjects lang. Tapos, meron kayong tatlong treatment condition. So, ang gagawin ninyo, identify nyo muna yung first sequence kay subject 1. So, initially, yung first sequence natin, syempre, yung
ABC, di ba? So si treatment A bigay natin. Ayan, pa tayo sumulat. So si A, B, excuse me, and C. Ito yung first sequence for subject 1. Now, paano naman si subject 2 and subject 3? So madali lang. So i-apply nyo lang yung sequential order nito per column. So A, B, C, B, C, reset sa A, C, reset sa A, tapos B. Standard Latin square to. Nakuha nyo class? Again, you start with the first row. Yung initial ano niyo order niyo is A, B, C. Tapos, i-apply nyo yung sequential order nun per column. So, A, B, C, B, C, tapos reset sa A, tapos C, reset sa A, tapos B. Yan yung standard Latin square. So, for 5 conditions, ganito naman yan kapag meron kayong 5 treatment conditions. So, si subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, subject 5. So, syempre, yung unang sequence natin, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. So, ang next nyan is ganito na. A, B, C, D, E. Apply nyo na yung sequence each column. Tapos, paki-mute naman yung microphone na yan. Okay? Ayan. So, apply nyo lang yung sequence for each column. Yung sunod-sunod ng A, B, C, D. So, dito, dahil nag-start tayo sa B, sunod natin C, D, E. Reset sa A. C, D, E, A, B. D, E, A, B, C. E, A, B, C, D, D. A, B, C, D. Ayan. Standard Latin square yan. So, ito na yung sequence ng treatment conditions for each subject. Kuha nyo? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Baliktad pala yan. Okay. Pero syempre, gusto natin randomize lagi, di ba? Kaysa sa mga, ito kasi ay standard lang to, pero mas prefer nung iba na randomize. Yung pag-determine ng rows or nung sequence per row. Pero dito, class, ang gagawin nyo lang, ang i-randomize nyo lang dito is yung sa row 1 or sa subject 1. So, ang tawag natin dito is the randomized Latin square. So, ang kailangan nyo lang i-randomize, itong kay subject 1. Okay? So, di ba, kapag 5 conditions, meron tayong 120 sequences. So, from the 120, mag-randomize kayo using random number generator. And then, kung ano yung makukuha niya na number, for example, number 30. Kung ano yung sequence sa number 30, yun yung i-apply nyo kay subject 1. So, halimbawa, ang nakuha natin is DCEBA. So, meron na tayong starting point. Ngayon, i-apply nyo na ngayon yung sequence per column. Sequence pa rin ng ABCD ang gagamitin nyo, ha, per column. Ha. So, D, nag-start tayo sa D. So, E, A, B, C. Ito lang ang random. Ha. Ito, sequential pa rin to ng ABCD hanggang E. So, C, ano sunod ng C, D, E, A, B. And then E, A, B, C, D. B, C, D, E, A, B, C, D, and then E. Ayan. So, ito na yung randomized Latin square. So, again, ang randomized lang dito yung subject 1 or yung row number 1. So, pwede yan. Pero again, yung sequence dito sa per column, stick pa rin kayo with the order na A, B, C, D. Ganun pa rin dito per column. Ito lang yung nag-iba, yung first row. Kuha? Yan, konti na lang, matatapos na tayo. Kuha yun? Press 0 kung hindi, press 1 kung kuha ninyo. Whew. Now, pag 6 treatment conditions, meron tayong ginagamit na formula for the first row. So for the row 1, ang formula is ganito. Ganito yung sequence for the row 1. 1, 2, N, 3, N minus 1,
n minus 2. So, 6 conditions to. So, ibig sabihin, yung n ninyo, yun yung total number of conditions. So, 6 to. So, ito ay 5 kasi n minus 1. And then, ito ay number 4. So, imagine yung treatment, yung number 1, yun yung treatment A. Treatment B ito. So, 6, A, B, C, D, E, F. So, F to. This one would be C. And then D. Ito naman. Ay, sorry. 5 is E. And then 4 is D. So, yan na ngayon yung sequence ninyo. Ito na yung sa subject 1. Tapos, apply nyo lang ulit yung sequence ng A, B, C, D, E per column. Per column na. So, A, B, C, D, E. B, C, D, E, A. Ah, 6 pala to, no? Sorry. Dapat hanggang S6. Wait lang ha. Kulang tayo ng isa. S6. So, apply nyo na dito ngayon yung sequential na A, B, C, D, F. Per column na to ha. A, B, C, D, E, F. B, C, D, E, F, A. F, A, B, C, D, E. C, D, E, F, A, B. E, F, A, B, C, D. And then D, E, F, A, B, C. So, ito na yung Latin square ninyo for 6 treatment conditions. Ayan. Matrix yan, ha? Ganyan dapat ang itsura. Whew! Kuha nyo, class, yung formula. Ito yung formula. 1, 2, n, tapos 3, n minus 1, tapos n minus 2. So, pwede yan. Press 0 kung hindi. Press 1 kung nakuha ninyo. Okay. Ayan. So, meron dyan. Ito, nakita nyo to. Pwede kayong gumamit ng app or software or web-based Latin square. Okay, so pakita natin kung paano gamitin itong web-based Latin square. Aha, nasa na yan? This one. So, click ko lang ito. And then, share screen ko na lang sa inyo. Okay, share screen. This one. Ayan. So, nag-provide ako ng link for the Latin square. So, ilalagay nyo lang dito kung ilan yung treatment conditions. So, halimbawa, 3 lang. Enter. O, ayan na. Meron na kayong Latin square. Bilis, diba? Ayan na yan. O, kung kailangan nyo ng 4 conditions, so, ayan. Meron na kayong Latin square dito. Subject 1, 2, 3, 4. Ito na yung order ng bawat conditions kung paano nyo i-administer. Kung 5, oh ayan. 6. Diba? Pwede yan. Pwede nyo gamitin to. Okay. So available yan dun sa aking presentation. I-upload ko later. Ayan. And then, ano pa ba ang pwede natin gamitin technique? Next, this is the last counterbalancing, reverse counterbalancing. So, dalawa yung definition ng reverse counterbalancing. Kinuha ko yung from APA tsaka dun sa reference natin. So, sa APA, mas madali. Para sa mamadali actually. Sa APA, ang gagawin nyo sa reverse counterbalancing. So, for example, meron kayong 20 subjects. Half ng subjects makaka-receive ng particular order ng administration ng condition. So, halimbawa, ABC. ABC yung half ng subjects. Tapos yung other half, kabaliktaran yung ibibigay ninyong sequence. CBA. So, ganito yan. Pakita natin. Ay, hindi yung mukha ko. Yung whiteboard. Ito. So, again, so subject ko hanggang 20 tayo. So, yung halimbawa, yung 10 dito makaka-receive ng
order na ABC, and then the other half would be CBA. Ni-reverse nyo lang. Yan yung reverse counterbalancing. Pero in the reference, meron tinatawag na ABBA counterbalancing or reverse counterbalancing din to. Wherein, dalawang beses nyong i-administer yung treatment condition sa inyong subject. So for example, si subject 1. So ito, dalawang condition lang to ha. Treatment A tsaka treatment B. So ibibigay nyo yung treatment A kay subject 1 and then followed by treatment B. Pero uulitin ninyo. Pero reverse na. Ibibigay nyo ulit yung treatment B tapos treatment A. So dalawang beses nyo silang in-expose sa treatment conditions. Subject to ganun din. A, B, B, A. Kung tatlong condition yan, ganito yung mangyayari dyan. I-expose nyo muna si subject 1 with treatment A, treatment B, tapos C. Tapos uulitin ninyo. I-expose nyo ulit siya sa C, B, tapos A. Yun nga lang itong particular counterbalancing na to. Masyadong tiring to sa subjects ninyo. Imagine, no? Anim na beses nyo silang i-expose sa conditions. Ewan ko lang kung di mapagod yung subject nyo dyan. Baka mag-fatigue effect na yan. Or pwede rin mga practice effect. Mamaster na nila maigi. Pero nakakapagod yan kapag ganyan. So, reverse counterbalancing naman yan. Okay. Ayan. So, patapos na tayo. Last two slides na ito. So, syempre, sa within subjects design, pwede rin tayong mag-conduct ng experiment na mayroong more than one independent variable. So, meron tayong within subjects factorial design. So, ang pinagkaiba lang naman yan sa between subjects is ganito. So, di ba sa between subjects design, gumagawa tayo ng matrix, di ba? So, for example, 2x2 yung ating matrix. So, kung meron kayong 40 subjects, hahatiin nyo itong 40, tigta 10. Kung between subjects ito. Pero kung within subjects, itong 40 na to, i-expose nyo sila sa lahat ng conditions ng factorial experiment. Paulit-ulit nyo lang silang i-expose sa lahat ng conditions sa factorial experiment. Yun lang yung pinagkaiba. Hindi nyo na kailangang hatiin. Okay? Ayan. So, now, syempre, baka sa sobrang dami ng design, hindi nyo na alam kung anong gagamitin ninyo sa study ninyo. Now, paano tayo ngayon pipili ng design sa study? Okay. So, this is the last slide for this lesson. How can you choose a design? So, ganito lang class. Tingnan nyo lang yung advantages and disadvantages ng mga design na diniscuss ko sa inyo. So, for example, kung torn kayo between within subjects and between subjects design, again, tingnan nyo yung advantages and disadvantages. Alin kaya sa dalawang design na yan, yung time consuming? Eh gusto nyong matapos agad. Diba? Kung sa within subjects, mas mabilis yung matatapos yung experiment, edi gamitin nyo yung within subjects. Diba? Kung sa between subjects, mas mahaba yung time na makukonsume ninyo, edi wag nyong gamitin yung between subjects design. Depende sa inyo. Depende sa choice nyo as experimenter. Another one, Alin kaya sa mga designs na yun yung mas madali kayo makakapag-recruit ng subjects? So within subjects, konti lang yung kailangan ninyo kasi papaulit-ulit nyo sila lang gagamitin. So baka gusto nyo ng within subjects. Yun yung advantage niya eh. Sa between subjects naman, kung mas maraming available na subjects na mare-recruit, mag-between subjects na lang kayo instead of within subjects. Diba? Kung gusto ninyong kontrolin yung subject variable na highly related sa dependent variable ninyo, pwede kayong mag-between subjects pero too much groups design. Pero pwede rin naman kayong mag-within subjects para mas ma-ensure ninyo na talagang match yung mga subjects ninyo across all the subject variables na pwedeng mag-influence sa dependent variable. Diba? O, consider nyo rin, alam kaya mas magastos sa dalawang design. Diba? Baka mas magastos kapag between subjects kasi kailangan nyo ng mas maraming subject across all conditions. Mas maraming kailangan ibigay na incentive or token gifts, di ba? Unlike sa within subjects design, since isang group ng subjects lang yung gagamitin ninyo across all conditions, baka mas konti lang yung gagastosin ninyo. Di ba? So consider nyo rin yun.
And then another one, magbasa kayo ng literature. Ito yung isa sa mga pinaka-effective din. Kung kayo ay torn sa mga designs na gagamitin niyo sa experiment niyo, basahin niyo yung literature na related with your topic. Kung ginamit nila is within subjects design, 'di ba? Maybe that's the best design for that study. So gamitin niyo rin yung within subjects. Kung ginamit nila between subjects, tingnan niyo kung applicable din ba doon sa study na ginagawa niyo yung between subjects design. Okay? So tingnan niyo yung literature. Yan yung isa sa mga pinakamagandang source ninyo or guide or reference kung ano yung appropriate design for your experiment. Okay? And again, always consider yung trade-off between the designs na diniscuss ko sa inyo. Tingnan nyo lagi yung trade-off sa pag-control ng confounder or extraneous variable. And then that's the end of within subjects design. So, i-stop ko na yung recording natin.